Maganda at maluwalhating araw po sa inyong lahat. Ngayong Biyernes, ika-14 ng buwan ng Mayo taong 2021. At paalala po sa inyong lahat, huwag po nating kalilimutan ang pagsusuot ng face mask and face shield. At pag kayo'y nasa labas na, palagi niyong tatandaan na umiwas po kayo sa mga masisikip na lugar na punong-puno ng tao, dumistansya kayo ng 2 metro o 6 na pulgada. At palagi yan po kayong maghugas ng inyong mga kamay sa pagkakataon na maibibigay sa inyo ng tubig at sabon ang inyong gagamitin. At kayo po ay huwag nyo rin kakalimutan na palagi kayong maging malusog sa inyong mga katawan. Kumain po kayo ng sustansyang pagkain, gulay, prutas, uminom ng maraming tubig, bitamina, matulog po kayo ng 8 oras, araw-araw, mag-ehersisyo sa umaga, magpainit, punuin nyo, paliguan nyo sarili nyo ng sikat ng araw. At sigurado meron kayong vitamina D, vitamin D. Alam nyo ba na meron nang na-detect o natuklasan na 2 kaso ng tinaguriang strain na B1617 na galing ho at natuklasan sa India. Ay, alam nyo naman ang India ngayon, di ba? Naghambala ng mga patay po doon. Marami. Ilang bang billion sila doon? 1.4 billion. Kaya ang daming namamatay. Talagang, sabi ko nga po eh, nagbabawas yata ang nakilang lumika ng mga tao dito sa balat ng lupa. Ngayon, meron nung strain na galing doon. At may natuklasan na tayo na nadala rito. Ano ho ba ito? At paano nila natuklasan? Sa ngayon po sa mga otoridad ng medical department natin, yung DOJ, 2 raw pong manggagawa o OFW natin na suring positibo nitong tinatawag na Indian coronavirus strain. At yun daw pong unang pasahero ay galing sa Oman nung Abril 10. Ito po ay swinab test nung Abril 15. Tapos ina-isolate po siya sa isang hotel. At siya naman ay naka-recover, gumaling nung Abril 26. Siya po ay umuwi para mag-quarantine hanggang Mayo 10 sa kanyang probinsya, yan sa Region 12. At yung kanyang huling RT-PCR, yung kanyang huling swab test, nung Mayo 3, ha, eh, nagpapakita na negatibo na yung resulta. Ibig sabihin negative, kaya ngayon eh, asymptomatic siya. Wala siyang nararamdaman na kahit na anong bagay na maaari mong masabihin na siya merong coronavirus. Yun daw ang pangalawang manggagawa ay isang seafarer na galing naman sa United Arab Emirates. Dumating po siya noong Abril 19 at siya ay nag-swab test noong Abril 24. At dinala po siya isang facility, isolation facility dyan sa Clark. At siya naman ay gumaling noong Mayo 6. At siya ngayon ay ganun din dun sa isa. Eh, asymptomatic din siya. Wala rin siyang nararamdaman na maaaring nasabing siya ay may dala pang strain ng coronavirus na galing sa India. At sabi po ni Dr. Edsel Salvana, itong dalawang ito na binanggit natin, eh wala na pong
sakit, hindi na sila makakahawa. At wala namang ebidensya na itong bakunang ito, ay bakuna, itong variant na ito, itong sakit na itong variant galing sa India, eh, tatagal pa ng mas matagal kaysa dun sa dating mga variants natin na tuklasan na. At batay daw po sa kanilang pagkaalam, eh yung mga protocol natin, yung health protocols natin, eh okay pa rin pagdating sa pag-aalam na talagang non-infectious sila. Dahil sa pangatlong araw, wala na po silang virus. Pati si Senator Christopher Lawrence Bongo na nakasama natin sa mga biyahe natin itong nakarang tatlong araw sa Mindanao. Yun daw pong pagpasok ng bansa ng Indian strain, eh, nakaka-alarma, kakapangamba. Kaya nanawagan siya, huwag po kayong mag-panic sa publiko. Habang nakakabahal ang balitang kinumpirma ng DOH na nakapasok na sa Pilipinas ang Indian variant ng COVID-19, eh sinabi rin ng WHO, World Health Organization, na yung variant na yan, eh, posibleng mga nakakahawa at mas maluba ang epekto nito sa tao. Pero huwag tayo mag-panic, sabi ni Senator Christopher Bongo, dahil ginagawa ng gobyerno ang lahat upang matugunan ito. Ngayon pa man, huwag din tayong magkumpiyansa. Habang ang pamahalaan ay is on top of the situation, eh, yung kooperasyon pa rin ng lahat ay mahalaga upang tayo'y makaahon dito sa mga hamon na tinapon sa atin. Kaya pati yung doktor ng Epidemiology Bureau ng Department of Health na si Dr. Alatea D. Guzman, ito raw pong mga pasyenteng na-quarantine at na-isolate nung sila'y dumating. Wala na silang mga close contacts, kaya wag na kayong mag-aalala. Ay, magandang balita yun. Pero gaya ho ng paulit-ulit nating sinasabi, ano pa mang variant yan, isa pa rin ang kalasag o armas natin dyan. Yung pa rin minimum health protocols, pagsusuot ng face mask, ng face shield, pag-observe ng 2 meter or 6 feet distance, yung pag-iwas sa mga umpok-umpok na tao, ano pa, yung pong paghuhugas ng kamay, ng sabon at tubig, yun pa rin eh. At saka syempre, yung bakuna. Bakuna. Eh, marami na po tayong bakuna eh. Eh, biro nyo, 7 million dumating nung ilang araw naman nakakaraan, tatlong araw na, apat. May darating pa, at the end of the month, aabuti ng 20 million bakuna. O, biro nyo yun, dami na po. But meanwhile, huwag tayo maging kumpiyansa, sabi nga ni Senator Christopher Bongo, eh manatili tayong maingat, palagi pa rin maingat. An abundance of caution is much better than reckless and indifference to observing the health protocol. O puntahan natin itong nabalitaan natin, yung tungkol naman sa gagawing isang mega vaccination facility. Diyan po sa Nayang Pilipino, sa Paranaque. Alam nyo ba na medyo maraming naging concern o nangamba na baka naman yung mga malalaking punong kahoy dyan, eh pagpuputulin nyo, eh matagal nang tumubo yan, lumago na, lumaki na, lumakas na, at yan ay nakakatulong sa environment. Pagkatapos, magtatayo tayo ng facility dyan, sisirain nyo, ah, may problema tayo. Ang sabi naman po ng Department of Tourism noong Miyerkules, eh walang
punong kahoy na maapektuhan nitong minumungkahing paggawa o paglika ng isang mega vaccination facility dyan sa Nayong Pilipino. At yung ahensya ng DOT ay sinabi na itong environment, yung kapaligiran natin, ay mahalagang konsiderasyon yon sa plano ni Architect June Palafox. Mahusay na arkitekto ito. Ito yung nag-training dun sa kilala natin si Architect KB Velasco, kanyang protege, magaling. At ito po ang head, si Architect Palafox, ang nagdisenyo ng pasilidad o ng facility. Yun daw pong 500 punong kahoy, ang dami naman, eh maapektuhan itong initiative nito. Pero hindi naman daw totoo. Walang maapektuhan na punong kahoy. Siniguro ng architectural team, nung mga nagdidisenyo, yan nga sila, Architect Palafox, na yung gagawin nila na pansamantalang vaccination facility o kusang isang lugar pagdarausan ng mga babakunahan, eh doon lamang sa merong mga damo at hindi tatamaan itong mga punong kahoy. At ito pong Nayong Pilipino Foundation ay pinaalam na rito na huwag kayo mag-alala. O, di magandang balita. Samantala, o ito, magandang balita naman to. Ito yung sinasabi natin. Palagi nyo aabangan itong Secretary Artugade dahil marami itong mga pinapahayag na accomplishments. Oh, by the way, gagawa tayo ng updated accomplishments ng administrasyon kasi last time, 4 years lang eh. Eh, dadagdagan nun natin in one of our programs, sisiguruduhin natin sa inyo kahit na ilang programa ang magugol natin dito. Iisa-isahin natin para maisampal ito sa mga makukulit, mga pasaway na mga naninira sa administrasyon na wala daw, na bigo daw ito. Kung ano-ano mga, ako, magugulat kayo pag ito'y inilabas na lahat ng mga ginawa ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Sabi po ni Secretary Artugade, sinaysay niya, nilista niya yung ginawa ng transport sector sa 5 taon na nakaraan. At sinabi niya na ito ang ginawa ng Department of Transportation sa pagtugon dyan sa COVID-19 pandemic. At inisa-isa niya po, ano ito? O, sabi niya, halimbawa, yung problema sa laglag bala, racket, o hindi ba? Walang nagawa ang administrasyong Aquino rito. Walang nagawa yung mga senador dyan na kantsawerong de primera, kontra ng kontra. Alam mo ba, may nagawa sila noong nakaraang administrasyon, noong nakaupo pa sila dyan. Wala. Puro lang satsat ginawa nila. O, pero si Presidente Duterte, noong naupo eh, sinabihan lang si Secretary Artugade, sabihin mo dyan sa mga tao mo, papakain ko sa kanila yung balang yan pag hindi nila tinigil yan. O yun, hindi natigil, isang araw lang, isang linggo, wala na. Hanggang ngayon, wala. Wala nang naglakas ng loob na magtanim ng bala pagkatapos kakwartahan yung tinaniman ng balang mga turista o mga pasahero. Ano pa? O yan pong pag-issue ng driver's license, ID, na matagal na nakatenga, pati na yung pag-i-issue ng mga license plates, kotse, tagal din. O, di ba ginawa nila ng paraan? Yung mga breakdowns dyan sa Metro Rail Transit, di ba? Ang dami nilang ni-repair. Bumili pa sila ng mga bagong train. Yung mga release, inayos nila, railway projects na
inumpisa nung nakaraang administrasyon na hindi natapos, tinuloy nila. Pati na yung mga seaports na tumanggap ng pinakamatitinding hagupit ng kalamidad ng mga bagyo. Yung mga paliparan natin, mga airports, na walang upgrades, hindi malang na-improve. Aba, yun, nagawa ng paraan yun. Pati na nga yung kulang ng mga security dyan sa karagatan natin, dinagdagan natin. Pati na yung problema dyan sa EDSA, hindi ba, medyo malayong, maluwag na ngayon. Kasi nga, daming mga daming mga isinagawang construction ng mga skyway, mga kung ano-ano pang mga daan. Marami ng opening eh. Marami ng pwedeng daanan. Kaya na decongest, hindi na congested yung EDSA. At ito pong pandemic, maaaring nagresulta rin ng kawalan ng traffic. Siyempre, dahil nga kung mananatili ka sa bahay, walang lalaba. O di ba? Nakakatuwang nung kasagsagan ng pandemic, nung March, April, May, ECQ. Wala talagang ano, napakabilis ng biyahe. Pero sa tulong po ng at suporta ng MMDA, nung matapos na po yung mga mahalagang proyekto na magbibigay ng mabilis na pagdaloy ng trapiko, gaya ng EDSA Busway, di ba? Hanggang ngayon, nandiyan pa. Yung operasyon ng MRT 3, yung Skyway Stage 3 ng DPWH. Lahat po ito nagtulong-tulong upang malunasan ng problema ng trapiko dyan sa EDSA. Ano intindihan naman daw po ni Secretary Tugade? Yung mga mahalagang hakbangin ng ahensya para maibsan ang pagkalat ng COVID-19. Katunayan, sabi niya, yung binibigay sa mga health workers, hindi ba? Sila po ay naglunsad ng programa ng libreng sakay. Free Ride Service Program. Lahat po yan libre, sabi ni Secretary Artugade. Wala ho silang babayaran, wala silang binayaran. Sa katunayan, sabi ni Secretary Artugade, noong May 10, abay, 5 million na po ang naitalang pasahero ng ating libreng sakay dyan sa mga authorized persons outside residence. Yung pwedeng lumabas. Eh, nalibre ho sila under that service contracting program. Samantala, sabi niya, yung mga incentives, mga payouts sa ilalim ng service contracting program na nagbibigay ng assistance sa public utility vehicle, mga drivers na critically affected, umabot na po sa 189 milyon na pesos. Mabiro niyo yun, 169 million pesos. At para po ma-assistihan yung OFWs, pati yung mga bumabalik na returning overseas Filipinos, libre yung testing po ang binigay, yung pong mga one-stop shops dyan sa NAIA. At least 552,000 overseas Filipino workers ang pati na yung mga locally stranded individuals. Abay, nabigyan din po ng assistance ito hanggang sa makarating sa kanilang mga probinsya sa pamamagitan ng ating tulong na programa. Pero teka muna, nanunuyo ang ating lalamuna kaya tayo napapaubo. Babalikan po natin kayo matapos ang ilang sandali.
Oh, ito, magandang balita ito. At we will call the attention of the critics, yung mga opposition, na wala na kayong nakikitang kabutihan dito sa Administrasyon Duterte. Oh, ito, may bago na naman. May bago na namang accomplishment. At matutuwa po yung ating mga kababayang overseas Filipino workers. Sabagat ang kauna-unang ospital na espesyal na gagawin, itatayo para sa mga OFWs, nasimula na. At mga 15% mahigit na porsyento na ang na isagawa. Ito po yung ospital na magbibigay ng libreng serbisyo medikal sa ngayon sa DOLE o DOLE, Department of Labor and Employment. Yan po ay sa ngayon kay Yusek Renato Ibarle. At ituro pong itatayo yung OFW Hospital and Diagnostic Center ay dyan ilalagay sa Barangay Sindalan sa San Fernando, Pampanga. At ito pong itatayong ospital na ito, tinatayang by December 2021. Ito'y matatapos. Pero dahil siyempre marami pang finishing touches, may final touches pa yan. Bibili ka pa ng mga makinarya, may equipment, medical equipment. And most likely, makakatanggap tayo ng pasyente mga Hunyo pa, 2022. At ito po ay magbibigay ng talagang libreng serbisyo doon po sa mga OFWs na kailangan nila ng medical certificates, kung saan kailangan nila ng mga pagsusuri sa laboratorio, iba pang mga pangangailangan o kinakailangan hinihingi ng mga employers para sa kanilang employment sa abroad. Pati na ho yung mga dependents, ibig sabihin, yung membro ng pamilya ng mga OFWs, mapapakinabangan din po ito, libre din sila. Alam niyo ba kung magkano budget? 550 million pesos. O meron nyo, 570 milyones na pesos ang budget dito. At itatayo rito, isang daang bed. Isang daang bed. O, yung 400 milyon, ay galing sa Bloomberry. At yung 150 milyones naman, ay galing sa Pagkor, na pambili naman ng mga equipments. Ubiro niyo yan. Tapos sasabihin itong mga kritiko, mga oposisyon, wala. Walang ginagawa yung administrasyon na yan. Yung isang siraulong dating senador na gustong tumakbong presidente, biro mo sabi niya, bigo daw. Bigo sa lahat ng aspeto ang administrasyon Duterte. Ay, sira nga ulo. May diferensya na. Anyway, ito naman ang Department of Agriculture ni Secretary William Dan. Meron ding magandang balita. Ano yun? Alam niyo ba? Nagpalabas na po ng isang punto at 5 bilyones na pesos, 1.5 billion pesos. Bilang ayuda naman doon sa mga hog farmers, yung pong nag-dinegosyo sa mga baboy. Kasi nga, itong sakit ng tumama sa mga baboy, yung African swine fever, patuloy pa rin na tinatama ng industriya ng baboy. Kaya nag-release na sila ng 1.5 bilyones galing doon sa kanilang pondong quick response para makompensate itong mga hog raisers. Bawat isa sa kanila, tatanggap ng 5,000 piso. Habang inaantay nila yung release naman ng Department of Budget and Management ng 500 million pesos, dagdag pa para makatulong, maayudahan itong mga hog raisers. At sabi pa ni Secretary William Dodd,
eh meron pang budget na 1.2 billion pesos para naman masimulan, to jumpstart ba, yung repopulation ng mga baboy. Oh, para kung baga, kung maraming namatay na baboy, dadagdagan natin para yung supply nila, yung mga mahilig kumain ng karne, hindi naman maantala. At itong land bank natin, nangako po na 30 bilyong piso. At ang DBB naman ay 12 bilyong piso ang ibibigay nila. Loan for commercial hog raisers. Siyempre, may interest pero maliit lang. At yung pong pagbubukas daw nitong pagdagdag ng mga supply ng baboy, ito yung pangtagalang solusyon upang matugunan yung kakulangan. At ito'y mararamdaman po daw natin pag ito'y nasa wastong pagkilos itong programang ito, habang napapansin naman yung pagtaas ng import quotas. Pero alam niyo yung pag-import natin, naniririakan ninyo. Temporary lang yun. Mabuti naman nagkasundo na yung mga kumukontra at yung Departamento ng Agriculture sa kanilang programang import. Napwersa nga mag-angkat kasi nga kulang ang supply. Alam niyo naman, karnimuro sa mga Pilipino. Anyway, samantala, yung pong DFA ni Secretary Liboy Locsin, siniguro na ang ating pamahalaan ay merong mga plano, ina-anticipate na natin kung anong mangyayari niyan sa Israel. Alam niyo naman diyan, palaging nagkakaroon ng labanan diyan. Meron tayong mga 29,000 mahigit, 29,473 na mga Pilipino nagtatrabaho po doon. Hindi lang nagtatrabaho, nakatira na rin doon. So, yung embahada natin sa Israel sa ngayon, habang hindi pa nakakatanggap ng mga report ng mga casualties, pero ang ating sila naman daw in touch, kikipag-ugnayan sila sa mga Filipino organizations and networks, and shelters are there to provide refuge. Meron nung tayong mga bahay, mga pansamantalang tirahan kung medyo delikado yung bahay nila doon. At ito'y para sa mga Filipino workers. Yung pong Philippine Embassy sa Tel Aviv naman, nagbigay ng payo sa Filipino community na kayo'y manatiling alerto, vigilant. At medyo pagpaliban nyo na muna yung mga pagbabiyahe nyo. Lalong-lalo na dyan sa malapit sa border ng Gaza. Di ba yan ay ang kalaban eh. Dyan nagkakalabanan eh. Kaya humanap kayo daw, yung pong mga nakikinig sa ating mga OFWs dyan. Sa Israel, humanap kayo ng pinakamalapit na bomb shelter. Yung bang pag magbumomba, hindi kayo maantig. At yan, ang ibig sabihin sa ilalim ng lupa yan. Mayroong mga shelters doon sa ilalim. Yung mga lugar na protektado dyan sa mga tinitira nyo. Nakarian din na po yan. Hanapin nyo. Dapat by this time, alam nyo kung saan yan. Sapagkat duse-duse ng mga biktima, kasama ng mga bata dyan, nai-record, naitalaw na matapos yung talagang matinding labanan sa himpapawid sa pagitan ng puwersa ng Israel saka ng mga Hamas na may control ng Gaza Strip mula pa noong 2006. Talagang marami ang perwisyo. Marami ang tinamaan. Maraming nasugatan at may mga namatay din naman. Katunayan, 5 ang napatay. Sa Israel yun. Ha? Sa Gaza, meron din. Mga 35. Meron niya. Kaya, talagang itong mga OFWs natin, talagang hanga-hanga tayo dito. Meron nyo.
kahit na mapanganib yung mga lugar niya, talaga nagtatrabaho sila roon. Para magkaroon lang ng magandang buhay itong mga kababayan natin, yung mga kamag-anak nila, mga pamilya nila rito. Sana darating ang panahon na hindi na tayo kailangan pumunta sa abroad para magtrabaho. Dito na lang tayo manatili sa ating bansa. Pero nangangailangan yan ng katakot-takot na infrastructure, urban development, kailangan ng pag-unlad ng mga negosyo, at kailangan yung pinaka-importante, ang edukasyon ng mga kababayan po natin. Lahat, mga duka, marami pong kulang sa edukasyon. Walang aral. Alam niyo, yung development ng isang bansa will have to depend dito sa edukasyon ng maraming tao. Yan ang ginawa ni Lee Kuan Yew, nang siya ay naging presidente ng Singapore. Talagang lahat pinag-aral niya. At libre. Walang gastos. Yan ang dapat gawin din natin dito sa ating bansa. Samantala, meron pong pag-aaral na yung Sinovac. O yun, ito yung nakatanggap ng masasakit na salita galing dyan sa oposisyon, mga kritiko, mga kolumnista, galit sila sa China, galit sila sa mga bakuna, wala silang kabilib-bilib. Pero tingnan nyo yung mga braso nila, puro Sinovac ang itinuro. Kasi sabihin nila, wala kaming choice. Kung hindi ba naman, walang choice. Ang sabihin nyo, takot kayong mamatay. Hindi naman kayo magpapaturok kung makakasama sa inyo. Kaya magpasalamat kayo, hindi yung kung ano-ano pang mga binibigay nyo, pinalilipad nyo na mga masasakit na mga salita. Ang nasasaktan yung mga taong nagsagawa ng mga negosasyon niya, si Secretary Charlie Galvez at ang kanyang grupo na talaga namang ginawa ang lahat para magkaroon. Sa lahat na magpasalamat tayo sa China, binabanatan nyo pa. Akala nyo siguro ang kabayaran ng libreng bakuna ay yung pagsasawalang kibo natin. Eh nakikita nyo, no, hindi nagsasawalang kibo. Eh protesta nga araw-araw eh. O nakita nyo, hindi tayo pumapayag. O, anong ngayon ang resulta ng pag-aaral sa Sinovac? Ito raw Sinovac Biotech Limited's vaccine. Eh, we now wipe out, tinatanggal yung COVID-19 sa mga health workers dyan sa Indonesia. Madalit sabi, yun know, ang tinurok na bakuna sa Indonesia. Eh, kita nyo si Way Dodo. Nagpaturok siya, di ba? Ilang buwan na nakakaroon. Nangunguna. At meron daw na mga senyales para sa mga developing countries kagaya ng ating bansa na reliant na umaasa dito sa kontrobersyal na Sinovac bakuna na sinasabing ang performance daw nito worse than Western vaccines sa mga clinical trials. Pero sa Indonesia, alam nyo ba, aba, nakita nila na sa 25,374 health workers dyan po sa Jakarta. Sa loob ng 28 araw pagkatapos pong makatanggap itong binanggit nating 25,000 mahigit na health workers ng pangalawang turok na bakuna ng Sinovac, ay natuklasan po nila na yung bakuna ng Sinovac, makinig kayo rito. Oh, Manang Winnie, makinig ka. Munsod. 100% ang proteksyon na ibinibigay sa inyo laban sa kamatayan. 100% shield from death. At 96% naman na ikaw ay hindi mauospital. 96% from hospitalization. Matapos ang 7 araw after kang maturukan.
At yan po ang sabi ng Health Minister Budi Gunadi Sadikin ng Indonesia sa ginawang pakikipanayam sa kanya noong Martes. At ito daw pong mga health workers na ito, ito ay talagang sinundan nila ito, trinak nila ito hanggang sa huling mga araw ng Pebrero. Sabi po ni Mr. Sadikin, eh nakakita raw po sila ng napaka laking bagsak. We see a very, very drastic drop. At dyan po sa Indonesian Health Worker Study, at meron pa po sa isang study rin dyan sa isang bayan sa Brazil ng mga 4,000-5,000 na tinatawag nating Serana. Ito yung mga tao noon, Serana ang tawag. Alam nyo ba, na 100% o biro nyo, 100% ha, ang tinest nila, pinag-aralan nila, yung mga nabakunahan, walang maselan na sakit at kamatayan na dumapo sa kanila. Nawala. After mabakunahan ng Sinovac, edi swerteng-swerte yung mga na bakunahan ng Sinovac. At marami yun, kasi nga, biro nyo, 1,000,000 ang unang dumating. Tapos nang bumili tayo ng 1.5 million, ay eto na naman, dandami na namang dating. Million-million, Jesus Mario Joseph. Napakadami. Kaya itong si kaibigan Ping, nung wala yung bakuna, nasaan ang bakuna? Nung dumating ang bakuna, bakit kukonti ang bakuna? Nung marami ng bakunang dumarating, hanggang 20 milyones hanggang sa huling araw ng Hunyo, iba na naman ang linya niya. Bakit napakaraming bakuna, sobra-sobra na, marami na naman tayo tuloy na utang? Talaga, ibang klase yan, ang takmo ng utak nito. Ay nako, Ping. Ping, di sa harapin. Oh, yan. Anyway. Ano kaya magandang pag-usapan? Ah! Alam nyo, galing tayo sa ano eh. Galing tayo sa Davao, di ba? Nabanggit natin sa inyo. At sa ating pong pagpunta ron, nagkaroon tayo ng pagkakataon. Nako, nakahirap naman hanapin ito eh. Pero pinagbigyan tayo. Nagkita po kami ni Mayor Sara Duterte. At kasama natin yung kanilang mga fans, yung mag-asawang Romac at Chadi Maka, ano na, pati yung apelyido, Makapinlak. Maka na, mapinlak pa. O ano. Anyway, sabi ko kay Mayor Sara, Mayor Sara, itong mag-asawang ito, nako, fanatic fans mo ito. Dying to meet you. Baka naman pwede natin pagbigyan na makabisita sa'yo. At pumayag naman po siya. Kailan ba kami nagpunta sa kanya? Sabado. Sabado na alas 4 ng hapon. Kaya hindi tayo nakasama kay Senador Bongo doon sa ayuda sa ano, sa mga nasunugan. Eh kasi na-schedule na ni Mayor Sara. Eh hindi na tayo pwedeng umatras. Anyway, may mga pagkakataon para naman makakapunta tayo doon sa mga biktima. Eh si Mayor Sara, alam niya naman to. Para mayroon ito ng ama niya. Kailan ba? Siguro, bukas o sa Sunday, pakita natin yung mga pictures natin, Mayor Sara. Siyempre, beauty pa rin yung Inday. Kahit nakakover ng buka, maganda ang mata eh. Pero nyo, Pilipino na, German descent pa. Paano naman hindi gaganda yan? Anyway, so nagpunta ko kami doon, magandang usapan namin. Pero mukhang hindi yata, I'm not at liberty to reveal yung mga magaganda at masisigla naming usama. Pero bibigyan ko na lang kayo naman yung ating mga impressions. Samantala, kaya ako binibida sa inyo. Kasi, yung isang taga-Davao na si Pastor Apollo C. Kibuloy, may isa ring mabuting kaibigan, mahusay na kaibigan to, maalalahanin. Tsaka, isa pa rin ito, yung mababang kalooban.
malinis ang puso. Ibig sabihin, humble, compassionate. Nakita niya naman, ang dami niyang membro ng kanyang religious organization. Meron nung pahayag si Pastor Apollo Siki Buloy kaugnay kay Davao City Mayor Sara Zimmerman Duterte, sapagkat nagpasalamat po si Inday Sara, si Mayor Sara, ng kanyang appreciation sa Kingdom of Jesus Christ na nagpundal na si Pastor Apollo C. Kibuloy. Kaklase ho ito ni, kung di tayo nagkakamali, ni Secretary Delphine Lorenzana. Nagpapasalamat po si Inday Sara sapagkat sangayon po kay Pastor Apollo C. Kibuloy, eh si Mayor Inday Sara ang siyang anointed na susunod ng presidente. At ito'y galing sa kalangitan. O, biro niyo yun? Anointed. Kumbaga, binasbasa na si Inday Sara, ikaw, sa ngayon kay Pastor C. Kibuloy. At ito, sinabi raw sa kanya, ilang araw pa lang na naluklok sa panguluhan si Presidente Duterte. Ang sabi po ni Pastor Kibuloy, kung yan talaga ang kalooban ng Ama, kahit sino pa ang Poncho Pilato haharang-harang sa kalooban ng Ama. O, marami yung Poncho Pilato, di ba? Yung mga senador niya na kumukontra sa administrasyon, saka mga kritiko, mga kolumnista, yun mga Poncho Pilato. Kahit na sinong Poncho Pilato ang haharang sa kalooban ng Ama, anointed talaga ng Diyos ang ilalagay diyan. Kung sino ang binasbasa ng Diyos, yun ho ang magiging pangulo ng bansa. Tapos ang paglilingkod ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Kung si Mayor Sara, sabi po ni Pastor Abuloy, Pastor Apollo Kibuloy, kung si Mayor Sara talaga yung anointed na ipinahayag sa akin, 8 days, o meron mo, 8 araw pa lang, after manalo yung tatay niya, si Pangulong Duterte, sinabi na, kung ano mangyayari. Mangyayari kasi nanalangin ako sa bansang ito na hindi pababayaan ng Ama sa kamay ng ninuman. So madali sabi, yun ang sagot sa kanya, sa kanyang dalangin sa dakilang Diyos na kung maaari, huwag namang pabayaan ng Ama sa langit ang mga kababayan natin. Kaya, yun ang sagot sa kanya. Si Mayor Sara ang susunod na presidente. Kaya si, siyempre, si Mayor Sara, alam niya naman ito, very appreciative ito sa mga mabubuting payag na natatanggap niya, sa mga sumusuporta sa kanya, tumutulong sa kanya. Eh, meron nung siyang programa sa radio, dyan sa Davao City Disaster Radio page, Facebook page, noong Lunes, nagpasalamat siya kay Pastor Apollo Kibuloy sa ihayang suporta sa akua, sa akin. In other words, salamat sa suporta ang binigay mo sa akin. At dagdag pa ni Mayor Sara, eh si Pastor Kibuloy ay matagal na siyang kaibigan. Wala pa ako sa pamalaan, kaibigan ko na yan. Pasasalamat ko sa, eto, wikang Dabawenyo ito, ha. Pasalamat ko sa iyang pagsalig and sa iyang pagsuporta as well as all the citizens and the members of the Kingdom of Jesus Christ. So pinapasalamatan niyo yung pagsuporta raw sa kanya at lahat ng mga mamamayan at member pa ng Kingdom of Jesus Christ sa kanilang suporta sa kanya. O, madalit sabi, yun yung inilunsad natin. Ha? Pinaalala nga natin kay Mayor Sara. Mayor Sara, natatandaan mo. Natatanda mo yung reaction mo sa aeroplano nung sinabi ko sa yung nilunsad ko.
yung Sara for President movement 2.5 years ago sa Hong Kong nung nagpapasalamat tayo sa kanilang suporta kay Presidente Duterte. Doon sa harap ng OFWs, sinabi po natin na kung meron na makapagal na anak si Presidente Makapagal na naging presidente ng bansa, na si Gloria Macapagal Arroyo, at kung meron naman na Binigno Aquino III, na anak naman ng isang presidenting Aquino na si President Cory, eh meron namang isang Duterteng anak, si Mayor Sara Duterte, na anak naman ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, na siya namang susunod na presidente. O, naku, masigabong palakpakan. Eh, doon nagsimula yung Mayor Sara Duterte for President movement. Kaya ubod ng lalaki yung run, Sara, run. Presidency is on its way. O, biro niyo yun? Ingaw si Special Envoy Ding Bora. Pinadala nyo tayo ng larawan. Eh, alam nyo si Special Envoy Ding Bora. Diyan po sa Cebu. Meron po yung isang malaking building. Alam nyo, 8 floors yata yun. 9 floors, 10 floors, 12 floors. Yun nung kung gano'ng kataas yung building na yun, naglagay po siya ng tarpaulin na vertical mula sa dulo hanggang sa baba. Nakalagay, run, Sara, run. Biro niyo yun, yung laking building na yun. Eh, siyempre, ubo din ang laki ng tarpaulin mo. Ubo doon ang laki. My goodness. Pinakita ko kay Mayor Sara. Napangiti si Mayor Sara. Eh, siyempre, mat naman hindi kang ingiti. Eh, kasi ayaw niya nga. Kung baga, naruruno yung pagkukumbinsi, persuasion, matatawag mo pa nga pressure eh. Eh, ayaw nga tumakbo eh. Ay, siyempre, ngingiti na lang siya. Eh, matagal pa naman daw ang halala. O, yun o. Yung sagot na yun, tingnan nyo ha, kung anong ibig sabihin. Matagal pa naman ang halala. Sir. To serve with love. Oh, so, nagdaratingan ang mga suporta, di ba? Nung nilunsad po natin yung Duterte-Duterte naman dito, Sara Duterte for President, Digong Duterte for Vice President. Dito rin sa programa natin nilunsad yun, ha? 6 na buwan na nakakarat. Pagkatapos, nilunsad natin, sabi nila, doon daw sa Pangasinan, sa lugar ni Mayor Cesar Quiambao, na ang kabiyak naman ay si Nina Jose. Doon o sa lugar nila, sa Ninya Coffee Shop. Nandun yung mga 18 mayor siya tayo ng Pangasinan. Mga board members, vice mayor, mga barangay kapitan. Aba, ora mismo, nung matapos tayong magbigay ng impormasyon sa kanila at konting paliwanag kung bakit gusto natin ang Duterte-Duterte, eh formal na nagdeklara sila at inilabas sa lahat ng dyaryo kinaumagahan. Sila ay suportado sa Duterte-Duterte. Gusto nila si Mayor Sara maging presidente. Kaya, eto na, dumarating na, sunod-sunod yung mga endorsement. Kaya nakita nyo, kahit saan kayo magpunta, mayroong run, Sara, run. Diba, binibida natin sa inyo, pinakita ko pa sa screen. Sa General Santos, sa Tacloba, sa Pangasinan, sa Nueva Ecija, Bulacan, Pampanga, kahit saan kayo pumunta, merong run, Sara, run. Pagkatapos, yung mga iba-ibang opisyalis ng lokal at nasyonal, nagsimula na rin na magsabing, gusto namin si Mayor Sara. Isa sa kanila, o ngayon, etong si Senador Ronald Bato de la Rosa, sabi niya, ako kay Mayor Sara ako. Na maaaring posibleng tagapagmana ng Panguluhan sa pagsang-ayon ng sambay ng Pilipino. Sana nagdarasal siya na itong si Mayor Sara ay pakinggan ang panawagan
ng sambayanan na tumakbo siyang presidente. Sabi niya, sana makinig siya sa clamor at i-reconsider niya ang desisyon na hindi tatakbo. Hindi pa naman sarado. Sabi naman niya sa kanyang Facebook. Pati itong si ano, Rolando Andaya. Na, di ba dati medyo may pagka-opposition to si itong kaibigan natin, si Congressman Rolando Andaya? Hindi tayo nagkakamali. Parang meron tong mga insidente na parang ang nakanti pa natin to eh. Pero sabi niya, ako ay kay Mayor Sara ako. Supporter ako ni Mayor Sara. Yan ang aking bet. At ito ay inilabas niya sa Facebook post. Sinabihan niya po yung kanyang mga dating sinasakupan, dahil dating kongresista ito eh, na ang kanyang kandidato sa Panguluhan ay ang God-fearing, takot sa Diyos. Hindi lang takot sa Diyos, mahal ang Diyos. Values live, sabi niya. Ito, kinikilala nito yung mga mahalagang katangian ng isang tao na galing sa katangian ng Diyos at sa pamilyang Pilipino, sabi niya. Itong kandidatong ito, pinaglalaban ng mga kababaihan at mga kabataan. Sabi niya, kung wala kayong makitang ibang mga kandidato na merong ganitong kakayahan at katangian, sabi ni dating Congressman Andaya, minumungkahi ko, tingnan nyo, suportahan nyo itong si Mayor Sara Duterte. Naku, marami akong kwento sa inyo. Talagang matindi. Matindi yung mga gusto kay Mayor Sara. Kahit saan ako magpunta. Doon sa pinanggalingan natin, Sultan Kudarat, Kidapawan, Cotabato, iyon ang buong bibig, Mayor Sara. Pero mayroon pang isang pangalan na naririnig rin natin. Ubusin muna natin itong mga tungkol kay Mayor Sara. Sapagkat, alam nyo, magbe-birthday na siya. Hindi ko alam kung nag-birthday na, o magbe-birthday. Kasi Mayo eh, ang birthday eh. Ano, kailan ba ang birthday nito? Siguro, huling araw ng ano? Huling araw ng buwan ng Mayo, May 31. Eh, marami yung mga miyembro nitong mga iba-ibang organisasyon na gusto siyang patakbuhing presidente. Lalong-lalo na yung kanyang administrador na si Laika Lopez, abogada. Magandang abogada rin to. Anak ito ng brand nating nasirang dating piskal na kasama sa kwarto ni Presidente Duterte sa kwarto. Na hindi rin natin pinapansin nung tayo nag-aabogado pa ron sa kayo ni Presidente Duterte. Hindi rin natin siya pinapansin eh. Sabi sa akin, suplado ka na nun. Kanya ka na pumorma. Manila lawyer ka kasi. Iyon itong si Laika. Abogada Laika. Administrador ito ng matagal ni Mayor Sara. Ito'y nag-resign na, pero talagang after 6 months, pinabalik niya. Punta ka. Tuwan-tuwa ho siya. Nung kami dumating doon, nakita niya, nag-uusap kami. Basta maganda. Sabi yun ni Laika Lopez, anak ni dating piskal at judge. UP graduate din, miyembro ng Singmaro. Sana ay talagang magbago na ang ihip ng hangin. At medyo nakikita nga daw na medyo parang iba na yata. Sana. Marami yung grupo. Alam niyo itong mga grupong ito. Dahil magbe-birthday nga si Mayor Sara. Aba, nag-organize po sila itong mga volunteer support group. Maraming mga outreach activity sa buong buwan ng Mayo sa pagdiriwang ng kaarawan ni Mayor Sara Duterte. Kasi itong grupong ito, matagal lang nananawagan, sana'y magbago ka na ng isip sa pagtakbo sa 2022. Kita mo naman lang sa survey, ikaw nangunguna. Lailat naman yung sinasabi ng takbo, alala. Sa 2022, na si kaibigang Ate Lenny
Robredo. Kaya, itong grupong ito, they kick off their activities dyan sa Dagupan ng May 1. Sinimulan nila. A time for Labor Day celebration, pero a time also for celebrating and convincing Mayor Sara na tumakbo. Kaya meron silang food on wheels. Nagdala sila ng mga pagkain, dala-dala nila. Feeding program nila, mga 100 tao nagpunta roon at nakinabang. At tapos, nagpunta sila sa lahat ng lugar dyan sa probinsya. Umiikot eh. At inuulitin po nila ito sa iba't ibang panig ng bansa in providing food aid sa mga dukha nating mga kababayan. Katunayan, nung May 3, sinimulan nila yon. Nagpabigay sila ng mga libreng sakay sa mga commuters, yung mga nagbabiyahe sa Lingayen, Tagupan, papunta at pabalik. Dalawang commuter bus ang pinagservisyo nila. May mga volunteer doctors din sila at mga nurses na nag-administer ng mga libreng bakuna shot sa mga mahihirap dyan sa mga elderly, mga senior citizens sa Paranaque. Yan at iba pang lugar sa Maynila. Kasama na ho yung mga anti-flu vaccination, distribution ng free vitamins, mga medisina, relief goods, kung ano-ano. Madalit sabi, itong mga grupo ni Mayor Sara na gusto siyang tumakbo, they're making their presence felt sa lahat ng lugar. At gusto po nilang hikayatin si Mayor Sara na tumakbo. Oh, meron naman nung isang tao na binabanggit natin na lumalabas din ang pangalan kasi nga since ayaw ni Mayor Sara, yun ang unang mga unang payag niya. Pati si Presidente, ayaw din. Aba, edi siyempre, paano kung wala si Mayor Sara, sinong papalit? Sino? Ang pangalan Christopher Bongo ang pumailan lang. Lumipad bigla, lalo pa sa mga birong payag ni Presidente, tinatawag siyang President. O, naku, lalo na. Nag-alam na ngayon. Kaya, ang dami na rin ngayong lumalabas. Mayroong pangangano eh. Go, Duterte. Hindi mo malaman kung go, Sara Duterte o go, Digong Duterte. Anyway, si Bongo, Christopher Bongo. Ayaw niya ho, talagang ayaw eh. Alam niyo, sa mga talumpati ko, pag yun dinidiscuss ko, binubulungan ako sa mga Sir Sal. Huwag niyo na akong babanggitin, ayoko talagang tumakbong presidente. Kung talagang sapwersahan lang, kung tatakbo man ako, siguro busy presidente lang. Pero huwag mong presidente. Ang ayaw ko lang, huwag nilang aapihin si Presidente Duterte, talagang mapipilitan doon akong tumakbo. O, yan ang sabi niya. Pero alam niyo, tinatanong ko yung mga, bakit naman gusto niyo si Senador Bongo? Aba, sabi niya, hindi ba, dinidiscuss niyo sa counterpoint. Tama, may punto kayo. Pero 27 years na aid ni Presidente, daming natutuwan kay Presidente, pati ugali ni Presidente. Naku, apat na taon na miyembro ng kabinete, naku, lalong umigting. Naging senador pa, Jesus Mario Joseph. Di ang dami ng karanasan. Kaya sabi nila, pwedeng-pwede ito. Mag-presidente, mag-vice presidente, senador. Okay na okay. O kaya o yung tatlong yung pangalan na yun. Yun ang umiikot. Sara Duterte for president. Digong for vice president. Sara for president. Go for vice president. Go for president. Sara for vice president. Go for president. Digong for vice president. Yun. Wala na hong iba. Kasi nga, kailangan ng continuity. O, sa susunod na programa, titingnan naman natin yung mga gusto namang kumandidato. Merong isang tao dyan. Rasi, tawag ko dito. Rasi, lakas ng loob. Na gustong kumandidatong presidente. Pagkatapos ng maraming kapalpakan, maraming panlalaso, maraming pansisirang ginagawa niya, tatakbo rin siyang presidente. O, pati ngayon, yung kanyang kakampi, mukhang inaaway na siya. Nang gusto rin tumakbong presidente. Anyway, nabot na po tayo ng oras. Tayo po ay pansamantalang magpapaalam. Ito po ang iyong lingkod, Salvador Panelo. At nagsasabing, tayo ay mag-face mask at mag-face shield.
At pag kayo po'y nasa labas na, huwag niyong kalimutan, huwag niyong tanggalin, gaya ng ginagawa po, para dito lang yung sa programa natin. At kayo'y mag-observe ng social physical distance of 2 meters or 6 na pie. Para sigurado po kayo na makalibre sa spread ng coronavirus. Maghugas din kayo ng mga kamay with soap and water. And ito, hindi ito, walang biro-biro dito. You really have to strengthen your immune system. Palakaso kayo, palusog, kumain ng gulay, prutas, uminom ng tubig, bitamina, mag-exercise, matulog ng 8 oras, at magpainit po kayo ng sikat ng araw. Sigurado, panalo tayo dyan. Anyway, let us tread the path of roses and let us go beyond the path of thorns. Magmahalan tayo and I love you all. Mga kababayan, maswerte kayo si Panilo, magamit ninyo ang utak ni Panilo. Sayang. Gamitin natin. Make him whatever in the future. Marunong.